Hello po mga katubig, kumusta na po kayong lahat? Welcome back to my channel. At medyo matagal-tagal po ako hindi nakapag-vlog kasi na-busy po tayo at medyo hindi po maganda yung naging pakiramdam ko po lately. So ngayon po, quick video lang po ito kasi doon marami po nagtatanong sa akin doon sa mga bago ko pong subscribers. Hello, kumusta po kayo? Maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Okay, so ang sishare po natin ngayon, yun pong kadalasang tanong ng aking mga subscribers na bago. Kasi po, may plano silang magtayo ng water refilling station. So, ang tanong nila, kung magkano raw ang puhunan sa negosyong tubigan. So, yun po yung isishare natin ngayong araw na to. Okay, pasensya na po. Kailangan ko pong mag-face mask. Andi dito po kasi kami sa labas. Lakad-lakad kami ni Mr. ko, kaya andi dito kami ngayon sa Jollibee, kaya naisip ko, i-vlog na nga rin po yung mga tanong ninyo. Yung puhunan po ng water refilling station ay umaabot sa 500,000 pataas. So, 600, 700,000, 800,000, or mas mataas pa po. So, depende po yan sa magiging location mo at sa sitwasyon mo ngayon. Sa 500,000, pwede na pong pagkasyahin, katulad po nung sa akin. Dahil yung sa akin po, may sarili na po akong space. Okay, dati na po yung residential. Paupahan po yung bahay ko. Kaya ang pinagawa ko na lang, nagpa-renovate ako, bumili ng machine, and then lahat-lahat ng gastusin sa renovation. Actually, yung 500,000 ko, kunulang nga po yun eh. Dahil nung nag-start po ako, wala akong service pa, wala akong sasakyan na gamit sa pang-deliver. Ang nag-start lang kami ng kariton. Okay? Yun lang po yung ginawa namin para makapag-umpisa. At dahil naman yung aming location ay compound, so, depende po sa location natin yan, ha? Hindi po tayo pare-pareho. Katulad po sa akin, umitin ko po compound. So, magkakadikit po yung bahay namin. So, kariton lang, pwede na. Unlike doon sa, let's say, halimbawa ikaw, yung location mo, subdivision. Automatic po yan, kailangan mo ng sasakyan, kolong-kolong, or e-bike, or kung ano ang pwede mong gawing service. So, sa renovation ng water refilling station, napakalaki ng magagastos mo, dahil ang mga materialis po ay napakamamahal na po ngayon, diba? Tapos ang machine, bibili po kayo ng machine. Ang machine ko, 2-in-1 po ako, package, nasa 220,000 pesos po, yung sa akin. Noon pa po yun, 2018. So, ngayon, baka mas mataas na. So, hindi ko po alam. Ang gawin nyo na lang, mag-inquire na lang kayo sa Alcaviva. Madali lang po eh. Paano pag-inquire? Search nyo po sa Facebook. Alcaviva Water Refilling Station. Yun lang po. Lalabas na po lahat yun doon. Pati mga numbers nila, nandoon po sa Facebook. So, lahat po, nandoon po. Naka-post na po nila yun. So, ang gawin ninyo, kumontak na lang kayo sa kanila. And then sa agent, makipag-usap kayo, inquire nyo na pong lahat kung magkano. And then yun pong mga requirements, mag-inquire kayo sa City Hall dahil iba-iba po tayo ng requirements. Okay, so bawat location, magkakaiba po tayo ng requirements. Let's say halimbawa, dito sa amin sa Las Piñas, dito sa kasi sa amin, pagka kumuha ka ng business permit, isahan lang eh. Kasama na ang mayor's permit, barangay permit, lahat na ng permit, kumbaga nakakonect lang siya sa isa lang. Unlike sa ibang location, sa ibang area, katulad sa Cavite, let's say halimbawa, kasi marami po ako nakakakwentuhan, mahirap sa Cavite, hinahanapan pa sila ng mga electrical, may mga engineering, may mga ganun-ganun pa pong mga papel. So hindi ko po alam yon kasi wala po sa amin ng ganun eh. May mga CCTV pa raw nga na hinahanap, kailangan pa nagpatayo ka rin ng water station, may CCTV. So, yung mga ganun, additional gastos pa po yun. So, yun po yung sinasabi ko. Kaya, ang puhunan natin, hindi lang sa 500,000 tayo mag-focus. So, dapat mas malaki pa dun yung magiging puhunan natin. Para hindi ka kapusin kung sakali. Inquire lang po kayo sa City Hall para mas maklaro ninyo kung ano-ano ang requirements ng isang water refilling station. Itanong nyo na rin kung ano ang requirements ng nagre-renta or own? Kasi magkakaiba po yun. Magkakaiba rin yung halimbawa, lupa lang. Magtatayuan pa lang ng building. So, iba rin po yun, ha? May building permit pa kung kailangan sa mga ganon. So, para maklaro ninyo, dumirekta na po kayo doon sa City Hall mismo.
Okay, sa machine naman, magkakaiba po yung machine. Okay, so iba-iba rin po ang presyo ng package noon. So merong mineral lang setup, merong 2-in-1 mineral and purified, merong 3-in-1 may mineral purified alkaline. So malalaman niyo po ang presyo niyan pag nag-inquire kayo mismo doon sa office ng Alcavita. Okay? At ito, reminder lang, huwag po kayong basta-basta magbibitaw ng pera hanggat hindi po ninyo klarado or na-confirm kung yung water company na yan eh legit. Diba? Para maiwasan po yung ma-scam kayo or maloko kayo. Kasi marami pong ganun, basta-basta nagbibitaw ng pera. Tapos kalauna, naloloko lang pala. Okay? So, yan po yung napakahalagang tandaan po natin. And then, next po, mamimili po kayo ng mga galon. Yung mga galon, malaki rin po ang puhunan yan. So, kumontak po kayo ng mga supplier na medyo mababa lang ang presyo. Kasi magkakaiba sila ng presyo. Okay? So, yung malalapit dito sa area ko, halimbawa, ako kasi taga Las Piñas po ako. Mayroong mga taga Las Piñas dito sa subscribers ko. Kailangan nyo ng supplier ng galon. So, tutulungan ko po kayo doon kasi meron akong supplier ng galon. Medyo mura sa kanya. Pero yung pag nag-order ka kasi sa kanya, bultuhan talaga eh. So, kailangan may space din po kayo para sa container. Diba? Ako kasi maliit lang po space ko, maliit lang. Pero sinaga ako lang talaga na mapalakas ko nga po yung water station ko. Siguro, later na lang yun, magpapa-extend ako ng, ng space ko para talaga sa mga galon. Okay, so next po yung service ninyo. Tulad nung nasabi ko kanina, kung yung ang location mo is subdivision, malalayo po yun. Siyempre, kailangan nyo talaga ng merong sasakyan. Kulong-kulong mahal po. Actually, wala po akong kulong-kulong. So, hindi ko alam ang eksaktong presyo ng kulong-kulong. Magtanong-tanong na lang po kayo dyan sa area ninyo. Kaya, ang puhunan talaga ay malaki dahil sa service pa lang, libo-libo na po gagastos. Pati sa permit, gagastos po talaga kayo. So, lahat na nabanggit ko na, no? Lahat po yan, kailangan i-inquire ninyo isa-isa bago po tayo pumasok sa negosyong ito dahil napakalaki po ng puhunan ito. Hindi po biro. At yung unang-unang tips nito, bukod sa pagpaplano, ay mag-survey muna. Okay? Sa lugar ninyo, kung ilang water station na po meron. Kasi pag sobrang dami na, ang hirap na pong mag-market eh. Lalo pag pababaan sila ng presyo. Tapos pangalawa, yung presyuhan ng tubig. Pangatlo na lang yung location eh. Pangatlo na lang po yun. Tandaan po ninyo yung mga tips ko sa inyo. So, kung meron kayong mga katanungan, just comment down below lang po tayo. Mag-comment lang po kayo, wag po kayong mahihiya magtanong. Basta free ako, re-replyan ko po kayo lahat. And then, kung meron pa ako nakalimutan, remind nyo lang po ako, tulad ng nasabi ko, wag po kayong mahihiya. Anytime naman, basta free ako, madali po akong nasagot. So, ito po, panghuli na, salamat doon sa mga subscribers ko. At yung mga bago kong subscribers, salamat po sa inyo sa pag-subscribe ninyo at sa panunood ng aking vlogs. Sana po may natututunan kayo at meron po kayong mai-apply sa water refilling station ninyo. And then, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe po kayo. Click lang po yung button and then subscribe. Ganun lang po kadali. And then, i-share na rin po ninyo, i-like yung aking video dun sa mga friends ninyo na gusto rin magtayo ng ganitong negosyo. Okay po, maraming salamat sa inyong lahat at yung iba pang mga katanungan sa next vlog na lang po natin. Marami pa po nagtatanong doon. Sige po, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo dahil ang COVID po ngayon ay tumataas na naman po yung cases. Okay? Salamat po and God bless you all. Bye!